Tugla bi de glory. Kumusta higala mayong adlaw mayong gabi ka ninyong tanan. Muli nyo lingkod ninyo makasama pagluwarin sa rin. Ato nga like, ato nga daigon ang Diyos sa tanang panahon ng higayon without God we cannot do nothing. Wala ang Diyos singala, wala kayo mahimo. Sa tanang nga mga nagsubaybay karoon in ito ang live streaming, in ito ang video. Naghihimo, pili ka mo maka maka-participate inagi sa inyong mga reaksyon, suggestion. Butang lang yan sa commentation, comment box, ang inyong mga katanungan, kung meron po kayo mga katanungan tungkol sa pananampalataya, tungkol sa Biblia po. Happy viewing po sa lahat ng mga magsubaybayin sa ating inawang video. Igalig suon ining tatnaa, ato higala tagapagdagaan kining video nga nabutang sa YouTube, bayan kinigala sa programa sa mga Katoliko, sa mga CFP sa Lipulo. Niya na ang ilahang mentor na si Socrates Fernandez, ilang i-invite, ilang bisita. Niya, doon ay mga tao sa bigala sa maong programa nga aming participate o nalain ang mga reliyon nga nangutana nga ito ni Socrates Fernandez. O tungod kayo doon na may gimo sa Biblia diha sa sulat ni Apostol Pedro mga kaigalaan. No? Diha sa sulat ni Apostol Pedro nga doon ay mga makadaot nga mensahe nga dala sa mga mili nga mga magtutudlo. Ha? Kung iyong susiho ni Gala ang sulat ni Apostol Pedro sa dos, no? Sa unang Pedro 2:1, ato pasahon ni Gala. Nagkanayong direksoon, rather, 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, ingon nga kaniadto, may mga mini ka propeta, mutunga usab liya kaninyo, ang mga mini nga magtutudlo, magpayuhot sila bakak o makadaot nga mga pagtulunan, o isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila, busa, muabot kanila ang kalit nga kalaglagan. So, dari higala gisgutan, minig nga matutudlo, nagdala o makadaot nga pagtulunan. Kaya, namiging higala sa pautihon nga ang baka kupalik-malikon sa pagkamatuod, dabahimong tinuod alang sa mga inusinti kuha masayot. Kaya sa sulat sa 1 Pedro 3:15, kinahanglan ang katawan sa Diyos, andam kanunay mo tubag sa mga pangutana nga magkinamigitan sa itong pagtuo o sa tuang paglaon. O da stress, kinahanglan nga ang pagtulunan sa Diyos, no? Kinahanglan panalipdan. O kita higala muhimo ta og mga ginagmay nga mga tubag sumala sa Biblia, na kung ka higala dili o yun, o tutul mo sa itong tubag, pwede ka mong makapangutana. Pinagi sa inyo ang mga reaksyon, suggestion, o mga komentaryo, ibutang lang sa tuwang sa comment box, sa comment session, no? Sa ubos na bahay niya tuwang live streaming or video. O higala isoon ining oras. Ato nga pasalamatan ang Diyos unas tanan, without God we cannot do nothing, kung wala ang Diyos, wala usap kita harang mahimot. Tugan, be the glory. Usap sa ilan sa mga National President Pastor Eduardo Labalan. Usap sa ilan sa mga administrator sa duha ka rehiyonal, Pastor Jimson Olido o Pastor Alan Bakunga. Samalam usap sa mga district leader sa Lalawigan Solano del Norte, Pad in San. Alan sa mga church elder, Engineer Tutud o Elder Habines. Galik sa unyong lingkod, graduarin ni Israel, o nunti ako spikawan, hangtod mahuman, ini nga video. Glory to God. Okay, gila, dito magluhay. Ato, ipadungog ka ninyo ang pamutana sa usaka reliyon, sa kagrupo sa reliyon,
Nangutana siya nga ito sa Katoliko nga defensor nga si Bradshaw Fernandez. Mao kini higala ang inini ang pangutana ato higala patalingugan ang maong nga pangutana. Good evening, Governor's Ako pangutana, mga Carlos Kalinganan ng Gabay ni siya o Diyos Diyos. Ang text po ka ipakita sa Exodus 20, versicle 1 ng ato sa sipo, kabahin at siyang sipulto. Pero, ako pang tana, asa may tinuod na meron ang inyong patunodan o pagbasa niyo sa Biblia? Kabahin, ito sa Biblia, Diyos na Igalip so ang inyong nabantayan ang puntos pangutana. Gikutlo sa usa ka ang puntos pangutana gikutlo niya ang Exodus 20. Matupan niya nag-estbo kinibahin sa mga larawan. At kinigidili sumala sa Exodus 20. Versikulo 3, 4 o 5. Ako di mong susiyon ang Biblia mga kagalaan, ha? Klaro tataw niya nga ang Diyos nagdili. Isang pagliya sa Deuteronomio 5. Klaro niya igala nga ang Diyos nagdili gayol sa pagyukbo o pagbuhat o larawan isang pagsimba nini. Gidili na sa balaod sa Diyos. Pero kung sa itubag higala ni Socrates Fernandez at o higala patalimugan ang tubag ni Socrates Fernandez. Dios, pero mo basa sa Biblia, kan Dios nagsugo ni Moises magipo rebulto, tarawan si Kerubin, mukha si larawan sa masama. Igalig zoon, inyong nabantayan, mao ni kasagaran nga gamito nila nga argumento, ilabi na ni si Socrates Fernandez higala. Matod pas pangutan na higala sa usa ka tawo. Bradshaw, ang tanong ko po ito, dahil sa Iglesia Katolika ang inyong pananiwala, inyong doktrina, makikita talaga na mayroon kayong mga larawan o ribulto sa inyong mga simbahan kahit sa mga tahanan ng kaanib ng Iglesia Katolika. Ang tanong, sa Exodus 20 at sa Deuteronomio 5, mabasa sa naturang mga aklat at sa naturang mga chapter, na ipinagbawal ng Diyos ang larawan o ribulto. Pinagbawal talaga ng Diyos, mga kapatid, yan sa rating tingnan at basahin po ninyo ang sampung utos ng Diyos na nasa Biblia. Pero ang sagot ni Socrates, tama, mabasa talaga yan. Dahil alam niya na may mabasa talaga dahil binigay na nga yung naturang talata. Pero ang kanya ding parusot at may mabasa rin na ang Diyos nagpagawa ng larawan ng kerubin. At sabi ni Brandes, ribulto yun. Ito ang kanilang mga argumento. Ha? Ngayon, paano natin yan sagutin mga kapatid? Upang i-justify nila, especially ang Iglesia Katolika, upang i-justify nila ang kanilang aral na mayroon silang malagawan, ribulto sa kanilang mga simbahan kahit pa sa mga tahanan ng kaanib ng naturang Iglesia. Pinipilit nila upang magiging totoo ang malik nilang aral, ginamit nila itong taktika, argumento na ang Diyos. Umano, sabi nila, nag-utos ni Moses na gumawa ng larawan o ribulto ng kerubin. Ito ang tanong, mga kapatid. Nang inutos ito ng Diyos kay Moses, tanong, bakit ang Iglesia Katolika bakit ang Iglesia Katolika
gumawa ng mga larawan o rebulto. Kung hindi man sila gumawa, bakit nila pinalit or binili? Dahil marami kasi mga tao, mga kapatid, no, kung ating tingnan, marami kasi mga tao na nagbibinta, na mga larawan o rebulto. Ano? Nagbibinta talaga, mga kapatid, marami. Kaya ang tanong, kung si Moses inutusan ng Diyos na gumawa, no, kung ating sakyan ba, kung ating sangayunan ang kaniyang argumento na si Moses umano pala ay inutusan ng Diyos na gumawa ng larawan o rebulto. Ang tanong, bakit kayong Iglesia Katolika gumawa ng larawan o rebulto? O kung hindi man gumawa, bakit kayo bumili ng mga larawan o rebulto at ilagay din sa inyong mga simbahan at ilagay ninyo sa mga altar na ang inutusan pala si Moses? Ha? Bakit kayo gumawa ng larawan o rebulto o bumili ng mga larawan o rebulto na kung ang inutusan pala si Moses? Unang tanong ko yan. Pangalawa, mga kapatid, yung bang larawan, sabi ni Fernandez na isang Catholic defender, rebulto, sinamba ba yun? Dinasalan ba yun? Lumuhod ba sila doon? O hindi? Baka ang kanila namang argumento, ang sa amin din, Brad, sa Iglesia Katolika din, baka sabihin nila na hindi din nila sinamba o dinasalan, baka yan din ang kanilang argumento. Ha? Dahil kung ating basahin, mga kapatid, at ang ibang aklat ng mga Iglesia Katolika, yung kanilang mga aklat, marami tayong mababasa, dinasalan, sinamba, lumuhod sila sa mga larawan. Ipinagbawal po yan sa utos ng Diyos at hindi po yan ginawa kung ating sangayunan ang kanilang argumento na si Moses inutusan ng Diyos na gumawa ng larawan kahit mayroon yung mayroong kahulugan kasi eh. Mayroong kahulugan yun. Baka sabihin nila, ang sa amin din naman eh. Ngayon, ang kaibahan ito, mga kapatid, sa Old Testament nangyari po yan. Upang ipakita sa Diyos, sa kanyang bayan ng mga Israelita, na yung kerubin, sabi ni Fernandez, rebulto, larawan. Ha? Sa wala o sa too, dalawa. Tapos sa gitna, nandun yung presensya ng Diyos, mga kapatid. At sa loob na naturang kerubin, kasi kaban yun, doon yung sampung utos. Ibig sabihin, yung utos ng Diyos, yung utos ng Diyos, mga kapatid, yung sampung utos, nandoon ang presensya ng Diyos doon sa dalawang kerubin na sabi ni Fernandez, larawan o rebulto, mga kapatid. Ibig sabihin, yung meaning o kahulugan, upang mapakita ng Diyos doon sa kanyang bayan na yung kanyang utos ay banal. Yung kanyang utos hanggang magpakailanman. Pero nang dumating na ang New Testament, wala tayong makikita sa mga sinaguga noon. Na mayroon sila mga larawan o rebulto, wala tayong makita, mga kapatid. So ang ibig sabihin dito, mga kapatid, mali ang argumento ng Catholic defender upang i-justify nila na tama din ang kanilang
ang kanilang aral umano na mayroon sila larawan o ributo. Dahil umano, ang Diyos nag-utos ni Moses na gagawa o gumawa ng mga larawan o ributo. Kaya ang unang tanong, si Moses ay inutusan, bakit kayo gumawa na wala namang opisyal na ang Diyos nag-utos sa inyo? Hindi po ba? Kaya nga nung si Moses ang inutusan, nung may mga Israelita o may ibang tao na gumawa ng mga larawan, nagagalit na ang Diyos, mga kapatid. Ha? Ibig sabihin, kapag hindi ka inutusan ng Diyos, huwag kang gagawa. Kung si Moses lang ang inutusan, hinahayaan natin ang Diyos dahil mayroon siyang direct command. Bakit niya inutusan si Moses? Dahil yun nga, may kaulugan po yan. May significance po yan. May meaning. Nang may mga tao na gumawa ng larawan, maraming talata sa Exodus sa Deuteronomio na ipasunog ang larawan. Hindi po yan gawa ni Moses, iba po ang gumawa. Ibig sabihin, kapag hindi ka inutusan ng Diyos, mga kapatid, huwag ka talagang gagawa, mga kapatid. At ating patunayan dito, mga kapatid, no? Atin mo nang pakinggan ang sagot ni Socrates Fernandez. Exodus 25, verso 22, digo na gino, Moises, pagbuhat, o sinalsals, hindi mo gulawan sa tempoy sa kirobe, ibutang kasi kapilit, yasita, o sultihan, ikaw, akong ibutang ang kongresinsya sa larawan sa kirobe. Exodus, kapitulo 25, si Kutsong de Pisodos, uno, kronikas, 36. May larawan sa lahat, asan, sa sikil, 41, versículo 18 de Dios, el día sa tiempo de Dios, donde el arawan se va a quiero ver, cubriase y dar con estado. No son de cuál es el estado. Todos saben, 23, 16, 17, regino, nacional, oficial, y suco, grupo, se va a arawan, se les dice, y grupo, que grupo, para que se suena el tapa y movimiento, le dan a nadie. Y se va a ir a movimiento, cuando lo han dado, que tu padre, movimiento, la se ha dado, la palabra, al santo, en la categoría. Ya, ang buong hari po sa ngayon, ayaw na ito pong kawang ilaw. So, nakaila ang hari, kung sa Diyos Diyos ang ngayon lumungon, o kagarawan, kapalaan, yan na ay presensya sa ilo, hindi pa ilo. Sa ito, pagkatong imong i-iskutan ba, mabasa pang kutay kitili sa Diyos ni Diyos Diyos, sakto ka, sa Diyos 20, o nung ito 5, pero na sa mabasa, ang Diyos ay pag-imong kagarawan sa Kirovin, kagarawan. Yan. Narinig po niyo, mga kapatid, ang kanyang sagot, no? Kaya, sabi niya, tama yung Eksodo. Bawal talaga ang larawan o ribulto. Pero kanyang sabi, mga Diyos-Diyos ang bawal. Pero ang kanyang justification nito, ang kanyang pagdiin talaga na ang kanilang malarawan o ribulto, hindi umano Diyos-Diyos. Banal umano, santos umano. Saan mabasa sa Biblia? Ha? Kung yung kerubin, ha? Anghel, manlunda ng Diyos, ha? At yung naturang kerubin, dahil nandoon yun sa sanctuaryo, dahil nga mayroong kahulugan kasi, mayroong mga meaning doon. Pero, hayaan natin na kininiang yung kanilang argumento. Pero ang tanong natin, mga kapatid, yun bang Diyos-Diyos na sabi sa Exodus 20, ipinagbawal talaga ng Diyos ang mga larawan? O sabi ninyo, mga Diyos-Diyos, yung bang mga larawan ninyo, hindi po ba yan Diyos-Diyos? Sabi ni Fernandez, hindi ito Diyos-Diyos, santos umano ito. Sino magsabi na santos yan? Sino magsabi na banal yan? Hindi po ba ang Santo Papa ninyo, ha? Yung kinilala ninyo na
puli ni Jesucristo dinisyuta, hindi po ba? Ha? Yun lang ang nagdeklara na yung mga larawan o ribulto ninyo ay banal? Hindi po ba totoo? Dahil meron tayong mabasa na ang nagdeklara lang yan, ang nagdeklara na ang inyong mga larawan o ribulto, banal o santos, ang nagdeklara, hindi Biblia, hindi ang Diyos, hindi ang mga apostoles, kundi ang inyong kinilalang Kristo dito sa sanglibutan, which is, yun po ang inyong Santo Papa, ha? Bradshaw Fernandez. Yun lang ang nagdeklara. Hindi si Kristo na sa Biblia, hindi ang Diyos na sa Biblia, wala sa Biblia. Kaya pagtingnan natin ang Biblia, kung ano yung Diyos-Diyos, nakalagay talaga sa Salmo 115:3-8. Ating basahin, mga kapatid. Ha? Ang naturang pahayag, no? Sa Salmo Kapitulo 115 yan, natin nabasa. Ha? Okay. Ating basahin, mga kapatid, para malaman ninyo, mga kapatid, kung ano yung katotohanan. Dahil hindi ito pinaalam ng naturang simbahan, no? Ha? Okay. Dito, mga kapatid, halimbawa ito. Hindi po ba sabi sa Biblia? Okay. Halimbawa ito. Alam nyo ba na itong naturang, ha? Sabihin natin na larawan o ribulto. Kung inyo pong napansin, may mata, ha? May ilong, yan. Ano ang definisyon sa Diyos-Diyos na sa Biblia? Hindi lang yung sa unang Korinto na hindi totoong Diyos. Ano ba ang definisyon? Pakinggan natin dito, basahin natin, mga kapatid, dito sa Salmo 115:4-7. Yan, basahin natin. Ang ilang mga Diyos-Diyos binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sino ang gumawa ng mga Diyos-Diyos? Yung mga tao. Yun bang mga larawan o ribulto na nasa loob ng Iglesia Katolika? Hindi po ba ang gumawa dyan? Mga tao lang? Mga tao o hindi? Napakasabi nila. Yung inutos, ha? Yung nag-utos ang Diyos kang Moses, hindi ba si Moses tao din? Baka yun din ang kanilang argumento, mga kapatid. Ha? Dahil talagang, dahil yung, yung katotohanan, mga kapatid, pwede nila gagawing, yung mali, pwede nila gagawing tama. Kaya mag-ingat tayo sa mga mangaral na yan. Una, yung Iglesia Katolika, hindi inutusan direkta ng Diyos. Hindi ang Diyos nag-utos. Nagmawa sila ng malarawan. Ang inutusan, si Moses lang. Nang sa Old Testament, nang may mga tao na gumawa ng malarawan o ribulto, nagalit ang Diyos. Bakit? Dahil hindi sila inutusan ng Diyos. Eh, nagalit ang Diyos. Kaya nga ipasunog pa nga eh. Ha? Yung nangyari sa Old Testament, sa santuaryo na may nakalagay doon na kerubin, hindi na po yan nagpatuloy sa bagong tipan, sa New Testament. Dahil nga mayroong significance yung santuaryo, yung tabernakulo o santuaryo. Mayroong courtyard, holy place, most holy place, at sa loob may mga meaning po yan. Ha? Natapos na po yan. Kaya nga sa New Testament, sa mga sinaguga noon, walang nakalagay na mga larawan o ribulto. Ngayon,